7 PBA players na dapat ay nakapaglaro sa NBA. Una sa listahan natin mga kaslam ay si Ricardo Brown. Noong 1979 NBA draft, si Ricardo Brown ay na-draft bilang 59 overall pick ng Houston Rockets. Ngunit lumipad si Brown patungo sa Pilipinas noong 1982 at pumasok sa PBA kalaunan. Nanalo siya ng MVP awards noong taong 1985. Nakontento na lang itong si Brown na maglaro dito sa Pilipinas at wala nang balak pumunta at sumubok na maglaro sa NBA dahil napamahal na ito sa PBA. Malaking palaisipan kung sakaling nagpatuloy ito sa kanyang pangarap sa NBA, baka siguro nagkaroon ito ng karir sa malaking liga. Sunod sa listahan natin ay si Alan K. Dick. Si Alan K. Dick ang tinuturing na isa sa mga greatest Filipino shooter ever. Minsan ay nakapagtala nga ito ng 17 out of 27 three-point attempts sa isang laro sa PBA. Sa taglay nitong skill sets at sa pagiging shooter, may puwang itong si Triggerman kung sakaling binalak nitong maglaro sa NBA. Ang shooting ay isa sa mga mahahalagang skill sa basketball, at kung sakaling nakapasok si KD sa NBA, may maibubuga talaga ito lalo na sa kanyang prime. Sunod ay si Johnny Abarrientos. Si Johnny Abarrientos ay may tangkad lamang na 5 feet 7 inches pero siya ang pinangalan ng Asia's best point guard noong 90s. Grabe sa puso ito kung maglaro at halos Mr. Automatic na ito sa mid-range jumper. Napansin ng isang consultant ng Charlotte Hornets nang in-scout niya ito at talagang napahanga ito sa pinakita ni Johnny Abarrientos. May mga plano para kay Abarrientos na isign nila sa isang 10 days contract sa Hornets, ngunit ang planong ito ay hindi nangyari. Kung nakuha ni Abarrientos ang 10 days contract, siguro ay gagawin ni Abarrientos ang lahat upang makakuha ng spot sa roster nito. Sunod naman sa listahan ay si Mark Gagliwa. Si Mark Gagliwa ay likas na scorer talaga sa kanyang prime na may tira sa 3-point range. Dati siyang naglalaro sa Glendale Community College sa USA, bago siya pumunta sa Pilipinas para sa 2001 PBA draft. Naging isa siya sa pinakamahusay na gwardya sa liga, pinangaralanan din siyang MVP noong 2012. May mga rumor na na-scout itong si Kagyawa ng isang NBA scout noon dahil sa husay nitong maglaro, pero hindi siya nakuha dahil sa kanyang height na 6 feet lamang. Sunod naman ay si Gabe Norwood. Si Gabe Norwood ay isa sa mga tumulong sa George Mason University na maabot sa 2005-2006 NCAA Final Four. Sa tangkad nitong 6 feet 6 inches, saktong-sakto ito sa kanyang position na shooting guard to small forward. Minsan nga nagiging point guard ito at dito siya lalong nakilala. Mahusay talaga itong si Norwood sa paggawa ng mga plays, ngunit mas pinili ni Norwood na dito sa Pilipinas na ipagpatuloy ang paglaro ng basketball kaysa sa NBA. Kung international stage naman na ang pag-uusapan, may ibubuga talaga itong si Norwood dahil ilang beses na itong naging manlalaro ng pambansang koponan na Gilas Pilipinas. Hindi din natin makakalimutan ang poster dunk nito kay Luis Escola noong 2014 World Cup kontra sa Argentina. Isa din sa ating listahan ay si Kelly Williams. Itong si Kelly Williams ay isa sa mga pinaka-athletic na big man na naglaro sa PBA. Naging solid itong manlalaro sa 4 na taon nito para sa Oakland University kung saan naging isa siya sa mga top rebounder sa kanyang team. Sa kanyang height na 6 feet 6 inches at sa kanyang athleticism na taglay parang NBA player talaga ito. Ngunit noong 2004 ay tinanggap ni Williams ang isang invitation na mag-try out para sa pambansang koponan ng Pilipinas. Mula noon ay nag-focus na ito ng maglaro ito dito sa PBA, pwede sanang dalhin ni Williams ang kanyang pagiging atlefak sa NBA at may tira naman ito sa labas. Last but not the least sa listahan natin ay si Jason Castro. Isa nga ito sa pinakamahusay na gwardya na naglaro hindi lang sa PBA, pati na rin sa international stage.
Ilang beses na rin itong pinangalanan na best point guard in Asia. Pati na ang coach ng Chinese Taipei na si Charlie Parker ay napahanga talaga sa kahusayan ni Castro at naniniwala siya na pang NBA material talaga itong maglaro. Pero madami ang nagsasabi na wala na sa kalakasan si Castro kumpara noong prime pa niya. Ngunit para naman kay Castro na ang kanyang pagganap sa 2014 World Cup ay isang espesyal na pangyayari sa kanyang basketball career at hindi na ito naghahangad pa ng iba pa. Pero marami talagang nanghihinayang kung bakit hindi man lang niya sinubukan ng kapalaran sa NBA noong mga panahon yun.